What's up mga kakotes? Me again, Kuya Jet. Welcome sa Quadernos, where learning is the name of our game. Kung baka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe, like, and share buttons para mag-updated ka sa aming videos. And for this lecture video ay nasa dulong module na tayo ng ating grade 1 Filipino quarter number 4, module number 18. At ito nga ang pinakahuling module natin para sa series na ito. Ayan. So ito ay gagawa natin ng playlist kung saan ay sunod-sunod doon from module number 1, module number 2, part 1, 2, 3, and so on. Yan, hanggang module number 18. Para mas madali ninyong mahanap ang ating mga lecture videos and hindi mag-rumble-rumble yung mga pinag-uusapan natin. Ayan. Ano nga ba yung title ng ating lecture video ngayon? So ito ay ang naibibigay ang paksa ng napakinggang tekstong pang-impormasyon. Ngayon ay tutukoy tayo, dadako tayo sa tekstong impormatibo kung saan ay may kinalaman nito sa mga balita o mga napapanahong issue kagaya ng COVID-19 coronavirus. Ayan. So dito malalaman natin pag sasama-samahin na natin ang lahat ng ating mga pinag-aralan. Pero ngayon ang focus natin ay nakapagbibigay ng paksa. Ibig sabihin, ang ating maririnig lagi ay ang salitang paksa. Ayan, or topic. Ayan, yun yung tinatawag natin sa English. Yun yung topic. Paksa, yun yung pinag-uusapan. Kung nung nakaraang lecture video na module 17 ay tumutukoy lagi tayo sa simuno o yun yung pinag-uusapan. Ngayon naman dun tayo sa mismong topic nung pinag-uusapan. Kung saan susuriin natin ang mga mahalagang detalye, maliit man ito o malaki, pati ang pagbibigay hinuha, yan, paglalagay ng matamang bantas, at ganun pa rin tayo. Yan, may mga papanoorin lang tayo mga videos, extra videos from DepEd TV, hindi siya DepEd TV, ayan, from tingnan natin mamaya kung saan siya galing yan. Basta, recommended lang siya nung ating pinagkukunan na modules. Kung saan after nun, meron tayong sasaguting mga katanungan. Ano ba ang inaasahan natin para sa lecture video na ito? So ito ay ang, sa pagkatapos ng module, inaasahan ng mga mag-aaral ay may bibigay ang paksang napakinggang tekstong impormasyon, pang-impormasyong paliwanag. Ayan, kung saan nakikita ninyo sa ating larawan ay ang isang kumpol ng isang dyaryo. Ayan, so nagkakapatong-patong compilation ng mga dyaryo. Kung saan ginagamit natin ang mga dyaryo upang makapagbasa tayo o upang magkaroon tayo ng panibagong kaalaman ukol sa mga nangyari para sa nakaraang mga araw o mga nagbabagang mga balita. Ayan, so diba ang dyaryo ginagamit natin para makapaglibang, makakuha ng impormasyon, ma-persuade tayo at marami pang iba kung saan meron itong mga ulo ng mga balita, meron tayo ditong mga artikulo, mga balita, editorial, kung saan nandun yung mga opinion. Meron din tayong entertainment, kagaya ng mga libangan natin ng mga sudoku, may mga horoscope. Meron din namang obituaryo, kung saan nakalagay doon yung mga namatay sa araw na yun, mula sa inyong sinasakupan. At marami pang iba, kunyari meron din tayong balitang sports, balitang international, local news, and so on. Ayan, may feature writing, yan. Ngayon, malalaman natin ang isang tekstong impormasyon. Makapagtutukoy tayo basta'y sa mga mapapakinggan nating mga tekstong impormasyon. Ayan, pang-impormasyon. Ayan, so kumusta? Handa ka na ba sa isang bagong araw na muli nating pag-aaral ang pambungad ni Super K Plus? Kung handa ka na, kunin mo ang iyong papel at lapis upang sa ganun ay ating sisimulan. At kung wala kang papel o lapis, gamitin mo ang ating comment section sa ibaba upang makasabay ka sa ating mga gawain at pagsasanay. Ayan, so dito, unang pagsubok ating panoorin at pakinggang mabuti ang ating video na dito. Ayan. Tungkol ito sa coronavirus. Ang virus na sanhi ng sakit ng coronavirus disease 2019 ay kapamilya ng viruses na sanhi ng common colds, pneumonia, MERS-CoV at SARS. Galing ito sa Wuhan, isang syudad sa Hubei, China. Ang
mga sintomas nito ay lagnat, ubo, sipon at hirap sa paghinga. Para maiwasan ito, palaging maghugas ng kamay. Umiwas sa taong may sintomas ng sakit. Gumamit ng proteksyon kung hahawak sa hayop. Siguraduhin luto ang mga kakainin. Agad kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng mga sintomas. Tandaan na mahalaga ang kalinisan at kaalaman para maiwasan ang sakit. A reminder from UNTV, your public service channel. Okay, so batay sa ating napakinggan, ay ito ay ang tekstong impormasyon kung saan ay pinaluwanag kung saan nga ba nagmula ang COVID-19 at paano tayo makakaiwas sa sakit na ito. So yun ang doon umiikot ang ating video, yung short clip na ating napanood. Next. Sunod, para sa ating paunang pagsubok, ating pakinggan ang balita tungkol sa coronavirus disease. Sagutin ang tanong at piliin ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, tungkol sa ano ang napanood at napakinggan mo. Maaaring gamitin mo ang ating comment section at iyong mga lapis at papel upang sa ganun ay makasabay ka sa ating pakikipagtalakayan at pakikipag-usapan. Ayan, tungkol ba ito sa bata? Tungkol ba ito sa sakit o tungkol ito sa coronavirus? Kung napapansin ninyo, ang ating tanong ay gumamit ng pang-ukol. Suriin nyo nga kung ano ang pang-ukol na ating ginamit. Mahusay, ito ay ang pang-ukol na salitang tungkol sa. Ibig sabihin, ang tungkol sa ay naghahanap kung ano nga ba ang paksa na ang ating napanood mula sa kani-kanina lamang. So tama, ang paksang napakinggan natin ay patungkol sa coronavirus disease. Yan. Magiging specific. Ikalawa, ano-ano ang mga iba pang kasamang sakit ng coronavirus disease? A. Lung disease. B. Heart disease. C. Liver cancer disease. So ito ay ang mga karaniwang kasakitan na naaano natin, nararamdaman kapag tayo ay may masamang pakiramdam. So dito, ang kasamang sakit ng coronavirus disease, kung ating susuriin o kung napakinggan talaga natin ang ating pinanood, ito ay ang lung disease o ang sakit sa ating lungs. Ayan. Hindi siya pwedeng heart disease at hindi siya liver cancer disease. Kasi nga, di ba, coronavirus disease ay nahahawa natin sa pamamagitan ng pag-transmit ng virus mula sa isang tao, mula sa atin. Ayan.